Napakaganda niyang tignan, guys. Kakaiba ito. So kaya ka nanonood sa videong ito is gusto mong matutong mag-skirting. O di naman kaya is napadaan ka lang. So kahit anong rason pa yan, guys, is dito, guys, is nagtuturo ako ng mga videos at mga tutorial at tips na maaaring makatulong sa inyo. So bago pala nating simulan yung skirting, guys, is meron muna tayong shoutout. So shoutout pala kay Eliza Guevara at kay V Prince Alvin. At gayon din kay Aki Moreno. So salamat sa inyong panonood. So sa hindi pa nag-comment dyan, is mag-comment na kayo sa baba na pa-shoutout Ransky. At sa susunod nating video ay isu-shoutout kita. So simulan na natin yung tutorial. So ito pala yung mga pins na nabili ko. Yan, bumili na ako ng 7 ganito, 7 pad. So marami namang paraan, guys, kung paano itamtas itong cloth. So ito yung paraan ko. Pwede mo rin akong sundan, or kung mayroon kayong ibang paraan yung paano magtamtas, is pwede na rin yun. Para-paraan lang. So itamtas ko na dito. Paganyan ko dito, guys. Iganyan ko dito. Tapos paganyan. So pwede ko na itamtas dito. Ayan, so hilahin natin kaunti para maigpit yung cloth natin at hindi malalaglag yung skirt. Ayan, so doon naman tayo sa kabila. So hilahin natin kaunti ulit. Dito na lang sa gitna, okay lang yan kasi hindi naman medyo malayo. Tapos natin dito. At yung dito sa dulo is katulad dito. Ganun rin dito sa likod. So dito muna tayo unang magpipin, guys. Dain lang yung ilagay natin dito at dito tayo magsisimulang magpits mamaya. Okay na yan. So ngayon, guys, magsisimula na tayong magpits. Yung gagawin natin na pits ngayon, guys, is tag-iisang dangkal lang para hindi tayo mahirapan. Kasi mamaya, matatakpan lang naman siya. Yung magdadala talaga ng buhay ng ating skirting is yung flowering design. So gagawa muna tayo ng pleats para pang background niya. So yung paggawa ng pleats na ito, guys, is dadangkal ka dito. Ayan, at ipin natin dito sa dinangkal natin. So, ayan, patusok at palabas. Okay lang yan nakikita, guys, kasi matatakpan naman siya pag ganyan na. So, ibalik natin dito, itong pin natin, ibalik lang natin dito. So, paganyan lang. Ayan. So, ayan lang, guys. Ganyan lang kadali. So, dito naman tayo, dadangkal ulit tayo. At, ipipin natin ulit. So, dadangkal tayo dito, at ipipin natin ulit. So, ganyan lang. So, balik na naman dito sa katabing pin niya. So, ayan. So, tuloy-tuloy na to, guys, hanggang matapos. So, ipapasport ko na lang para madali tayong matapos. So, natapos na tayo sa ating knife pleats. So, ito naman yung susunod nating gawin. So, gagamit tayo ng ibang tela, guys, ibang kulay ng tela. At tutupi-tupi natin na parang pamaypay. So, ganito lang, guys. Ito yung dulo. So, paganyan lang. Ayan. Tupi-tupiin lang natin. So, ayan. Tupi-tupi ko na. So, ipin natin siya dito. So, yung pag-pin, guys, is tusok mo siya at pabalik. Ayan, paganyan na siya. So, ayan. So, yung susunod natin gawin, guys, is pin natin siya dito sa table muna para hindi tayo mahirapang magtupi-tupi nito. So, ipin ko muna siya dito, itong dulo, paganyan, at ipin natin. Saga dito sa may cloth niya, at pabalik. Ayan. So, ayan na siya. Tibay na yan. Para paghila-hila natin mamaya is hindi na tayo mahihirapan. So dito naman, guys, is gagawa tayo ng rose pleats natin. So isang dangkal yung laki nya, paganyan. Ayan, isang dangkal. So
tutupi-tupiin muna natin ito, ayusin muna natin para ipatayo natin dyan. So, ganyan-ganyan lang, himas-himas. Ayan. So, paganyan na siya. So, ipin natin dito. Pero hindi dito sa cloth, guys, ha. Dito lang sa kasamang, ano, guys, parang kagalaw tayo mamaya. So, dito lang sa kasamang, ano niya, kasamang tela. So, ipin muna natin. Ayan. So, dito lang, guys, ha, sa may tela. Tela na yellow. Natin ipin. Pabalik. Ayun. So, ayan, para makagalaw-galaw tayo. So, gagawa lang tayo ng ganito, guys, mga lima. At saka tayo pupunta sa ating next step. So, ipapas-forward ko na lang, guys, para madali tayong matapos. So, ayan, guys, nakagawa na tayo ng limang cross splits. So, ito naman yung next step natin. Ipuha tayo ng iba pang kulay. Ito yung gagamitin natin. So, gagawa tayo ng dalawang ganito na tupi-tupiin rin natin. Ayan. So, ipin natin siya ulit dito sa katabi dito, sa katabi ng pinin natin para hindi tayo mahirapan sa paghila-hila. So, gagawa na tayo ng ganito, dalawa. Pabalik natin. Isang dangkal ulit. Ayan, so isa pa. Ayan, nakagawa na tayo ng dalawa at lima nito. So yung next step natin, guys, is ganito. So itong lima, guys, paganyan natin siya. Parang igitna natin itong dalawa. So, iikot lang natin. Paganyan. Ayan, o. Oh. Ganyan lang kadali. So, dito, guys, ipin natin siya dito. Parang idudugtong lang natin siya dito. Ito. Paganyan. So, ayan. Para na siyang may gitna. So, ipin muna natin dyan. So, ayan. Ayan, o. Oh. So, ibabana natin to. So, ipipin ko ulit dito para matibay siya. So, lalagyan natin ng iba pang pin para mas matibay siya. Hindi siya magalaw-galaw. So, dito naman tayo, guys. Itong nakalaylay. So, gaganyanin lang natin siya. Paganyan. So, ano natin sa likod. Ganyan. So, ayusin muna natin. Ipipin natin siya dito sa likod ng ano natin. So, ito namang isa. So, dito, guys, is medyo mas maliit siya kaysa dito. Yung pagtupi natin, pag ganyan, mas maliit siya. Dapat ito ay mas mataas. So, ayun. Ayan. Mas mahaba na tong isa kaysa dito. So, dito, guys, is gaganyanin lang natin. Ayan, dudukot-dukotin lang natin to. Paganyan. Ito rin. Ganyan. Itong lahat. Yes. So, gagawa na tayo ng scallop, guys. Yung natira dito. Papunta dito sa kabila. So, ngayon, guys, gagawa na tayo ng scallop design, guys. So, dito, guys, is ipin muna natin itong una.
Ito ganyan. Yan. At tutupi-tupiin natin. Ayan. Tapos ito namang yellow natin. So magkatabi na sila dito, guys. Ipin ko na siya dito. So ayan, guys, napin na natin. So dito sa kabila, guys, gagawa tayo ng ganito dito sa kabila. So simulan na natin. So dito, guys, is gagawa tayo ng ganyan, nakalaylay katulad ng kabila. So pin ko muna siya dito. So i-arrange ko na lang. Dito, guys, is gagawa tayo ng ganyan, nakalaylay katulad ng kabila. So pin ko muna siya dito. So i-arrange ko na lang. So ito ring isa, mas mahaba itong isa kaysa dito. So ipin rin natin siya dito. So gagawa na tayo ng limang ganyan katulad nung sa kabila. So i-arrange ulit natin siya katulad ng kabila. Natapos na tayo, guys. Ayan na yung itsura niya. Wow! Napakaganda niya. Yun lang, guys, yung ating tutorial. Sana may natutunan kayo. At sana mag-subscribe kayo para madali nyo akong makita. Ratsi-ratsi tutorial, guys. And peace!